Ito mag-ina idol. Si Danica Keller at si Mommy Amalia Mijares. Nireklamo ni Danica ang pananakit sa kanya ng isang artista at kapatid nito. Kasabay ang pagbabanta ng mga ito na gagawing ang lahat ng kanilang makakaya para hindi siya makalaban dito. Ang inyong nireklamo ay si Dr. Genesis Magno. Opo, sir. At si Princess Magno. Opo, sir. Itong si Genesis at si Princess, mag-asawa to? Bali, magnanay po sila. At sino pong nanakit sa inyo? Sila pong tatlo. Ba't ko kayo sinaktan? Ano po kasi, sir, wala naman po akong ibang dahilan na kung ba't nila ako sasaktan. Basta nagulan lang po ako nung umaga po, November 26. Pumunta po dun si Pinky po. Tapos po, nag-uusap po sila ng asawa ko. Tapos po, sabi ko po, kukunin ko na nga po yung sahod po na natitira ng asawa ko sa kanila para po umalis. Ano pangalan po ng asawa nyo? Ped Emmanuel Castro po. Kamag-anak po nila yun. Tatrabaho sa kanila? Dati po. Sino po nanakit sa inyo rito? Silang tatlo po. Sumugod po sila dun sa apartment. Okay, si Genesis, si Princess, at saka si Ruth? Opo. Saan po kayo sinaktan? Marami po, sir. May mga feature po ako na ano po nagdugo po. Meron kayo mga medical certificate? Meron din po. Nakatabi din. Andyan din po. Dala po na. Doktora Genesis Magno, magandang hapon po. Magandang umaga po, sir. Eto, ma'am, oh, kausapin kayo ni Ma'am Danica. Ma, ikaw na lang, mga sir. Ma, sir, hindi po. Kasi tuwing nag-uusap po kami sa video po yan today, kung bakit nangyari yun. Sige po, ma'am. Bakit nangyari po yun, ma'am? Ganito po yung nangyari dyan. Nag-message po sa amin yung mga tenants namin. Nakasama po nila din sa apartment ngayon. Sa madaling araw nga po, nagsisigawan po sila. Nag-aaway po sila. Ibang tenants, yung ibang mga tenants na po, nakisali na po siya sa nila kasi nag-aaway na nga po siya sila. Ngayon po, yung isa pong tenant namin, nag-message na po sa amin. Na alis na lang daw po sila dahil nga po, iba na yung sinagsasabi nito na si Danica na about na daw po din sa mga drugs ng asawa niya. Tapos po, pinabukasan po, pinuntahan po ni Ate Ting, madaming beses na po silang sinaway na huwag silang magsigawan, na huwag silang mag-away, hindi lang sila yung tao doon sa apartment na yun. Ngayon, hindi nakausap po ni Ate Ting ng maayos si Ted kasi umiksel na po si Danica, kumuha po ng CCR at umiksel na doon sa gitna nila. Ginawa po ni Ate Ting, pumunta po sila ng lugawan at doon na po sila nag-pickup. Sino po si Ate Kane? Ate Pink po. Yun nga po, si Pinky Magno po. Si Princess po? Opo. Kung maingay po ito mga tenant, hindi po pwedeng gamitin dahilan na dahil sila maingay, kayo po bilang mga landlord, saktan nyo na po yung inyong mga tenant na pasaway. Hindi po, sinungaling. Sinungaling ka. Ang dahilan po kung bakit namin siya na... Sinungaling. Ako lang po yung sumugod eh. Hindi po sila Ate Pink at saka si Mama ko ang sumugod. Okay lang po. Ako po yung sumugod dahil ano pong ginawa niya. Sinampas niya po ng malakas yung kamay ng nanay ko at pinagmumura po. Ah, binaliktad na kami. Yung nanay niyo po ay si Dr. Ruth. Opo. Para tulungan tayo. Okay. Nasisigaw na po yan. Nakita niyo kung anong ginagawa ng pamilya na to sa amin, sa akin. Wala po. Wala pa po kaming ginagawa dyan. Sinungaling, di mo nakita kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Nakita mo ba na sinampal ako ng nanay mo? Hindi mo alam na sinampal ako ng nanay mo. Sige, maingay kami ng asawa ko, nag-aaway kami. Wala kayong pakialam. Hindi niyo para saktan. Wala kayong pakialam. Wala kayong karapatan na manakit dahil alam niyo naman. Kung sarili mo ang anak, kayo kaya magbaliktad tayo, sabihin mo sa nanay mo. Magbaliktad kami ng sitwasyon, ikaw ang saktan ko. Noong November 26, dumating sa akin ang anak ko, dumuduguan, maraming pasa at pinagtulungan nyo raw. Ang ginawa ko, nagpunta kami ng barangay. Okay, sandali. Doktora Genesis. Sinungaling. May mga nakakita po. Kayo po bilang isang doktora, professional. Tama. At mataas ang pinag-aralan. Ma'am, sorry ha. Hindi ba dapat ipinakita nyo po yung inyo pong pag-uugaling maayos na hindi po sumusugod at mag-iskandalo bagkos dapat naging mahinahon po kayo dahil kayo po ay doktora, kinakausap nyo po yung mga taong hindi maganda po yung pag-uugali tulad nito, sabi mo, maingay itong mga nagrenta sa inyo o idadaan nyo po sa barangay. Huwag nyo po yung itaya po yung inyong pangalan bilang isang doktora na para mag-iskandalo. Di ba ma'am nakakasira sa inyo yon? Pero ma'am, sabi mo sinugod mo. Dapat ma'am, hindi po yung proper procedure na kapag meron kang isang tenant na para sa iyo ay hindi tama yung mga pinanggagawa,
pwede mo pakiusapan or padala mo ng summon o sulat, and then kapag hindi pa rin nadala sa pakiusap, then pwede mo patawag sa barangay. Ma'am, huwag mong itaya yung sarili mo bilang isang doktora. Ikaw na mismo nagsabi, sinugod mo. O, pwede ba yun? Sugurin mo, doktora ka? At sinabi pa po nila, kahit pa po magpunta kami ng tulpo, wala raw po silang pakialam. Dahil po, lahat daw po ng power nila gagamitin po nila sa amin para raw po hindi kami makalaban sa kanila. Ang pinag-uusapan lang po natin dito is yung sinaktan nyo ang anak ko. Princess Pinky, magandang hapon. Magandang hapon po. Yun nga po yung nangyari, sir, kasi ilang beses na po kasi yan sila inireklamo ng mga katabing tenant po. Ilang beses ko na rin po yan sila kinausap na mahinahon para lang, sabi ko nga, hindi lang sila yung nakatira dyan sa apartment dahil tikit-tikit lang po yung room dyan. Eh yung mga yung mga tenant po dyan, sumuuwi lang para magpahinga. Tapos po madaling araw, may mag-aaway silang dalawa mag-asawa. Nung umaga nga po na nag-text yung isang tenant ko na hindi na nga daw siya tutuloy dun sa apartment kasi ganyan na naman, may iskandalo na naman na ginawa yung mag-asawa. Ang ano ko lang po, yung mga tenant ko po yung umalis. Nakiusap ako sa kanila na kung pwede sila umalis. Okay. About naman po dun sa sinasabi niya na pinuntahan namin siya, sinugod namin siya, tatlo kami. Ang nagsabi pong sugod, si Dr. Genesis mismo nagsabi na kaya sinugod na niya dahil pasaway na at maingay na, nireklamo na po ng mga ibang tenant, kaya sinugod po. Si Genesis pong gumamit ng salitang sugod. Opo, opo. Ang sinasabi rin po ni Danica is pinagtulungan po namin siyang tatlo. Nakita naman po ako dito na magpapatunay na sila lang po talaga ni Genesis yung nagkaabot. Wala po kami ni Mama. Sir, ikat ko po ah. Sir, ang ginawa niya po, nung pagkatapos niya po kung hawakan sa kamay, tsaka niya po kung vinidyoan nung lumalaban na ako sa kanila. Ay, hindi. Tapos dito po, sir, meron pong mag-witness, sir, sa tabi namin mismo. Lahat po ng mga nakakita doon sa may pagawaan po ng mga damit doon, nakita po nila. Mapapatunayan naman po yan kung nagsisinungaling kami. Talaga? Ganito po, sir. May medical legal din po yung sipag ko na si Genesis at si Danny kami. Pareho po silang nasaktan. Kung kami po ay nagtulong sa kanya, hindi lang po simpleng medical legal ang makukuha niya rin. Pareho lang po sila ng medical legal ng sipag ko po. Narinig ko naman yung sinasabi niya. Lahat po ng mga sinasabi niyo, alam niyo naman na hindi totoo yan. Ngayon, Diyos na lang po ang bahala sa atin pare-pareho. Pinamedico-legal ko nga po ito sa malapit din pong ospital sa amin. Pero pareho daw pong nasaktan yung both sides. Ang sabi po nila is parehas din daw pong nasaktan. Pero sila po nagpamedico-legal, wala naman po silang mga picture-picture na mga damage sa katawan. Ito po mayroon. Lahat po, basag po ang uso. Okay. Mayroon pong mga pasa. Andiyan po lahat, sige, sir. Sige, kausapin naman natin si Dr. Ruth. Dr. Ruth. Yes po. Kasama ka rin daw po dito, ma'am, sa pananakit. Hindi po yan sila nasaktan kung hindi po nagpo-provoke ito si Danica. Ito po ang nangyari. Ang nagpo-porsige pong magre-reklamo itong nanay niya na hindi naman po na-witness yung pangyayaring totoo po. At hindi din niya po alam kung ano yung extension ng pinag-aawayan at kung paano nag-provoke ito si Danica. Kasi po, iskandalo na po talaga sa paligid yung ginawa ni Danica. Siya po ang pumipiglas dahil po kukuha siya ng bato ng makailang beses para ihit kami. Okay. Ganun po ang nangyari. Sir Jimmy, magandang hapon. Ano po, opo. Alam niyo na po itong pangyari, sir? Hindi po namin naayos sa idol eh, dahil maayos po sana namin ang pag-uusap. Eh, doon po sa payment na, sa huli, yung similar po kasi pananakit, 15,000 po, nagkasundo na po sana ron. 15,000? Opo. Sino humingi ng 15,000? Ito pong sila, yan, sila Ma'am Danica po, kasi na pag-usapan po namin, at nahihiling naman po namin araw, nare-reset po yan. Pinag-uusapin ko talaga, gusto namin magkakasundo po, ano po ba? So magkakasundo na sana, sir, kaya lang paglating sa presyo. Magkakasundo na po sa 15,000 eh. Ah, 15,000, nakasundo na? Opo eh, ngayon, ginagawa na yung term kung pagbabay, kung paano, para gawin po nakasunduan at tama ni kaso na yan. Ngayon, dumating po yung dalawang kapatid ni nung anak ng doktora, ay natigil po. Nagkaroon lang po ng conversation sila. Skandalo po. Sa kaso na lang po, penal po hiningi. Nag-entrance po. Okay, so ayaw pong pumayag nung isa dun sa 15,000. Itong... Pahay na po eh. Pahay na hindi po eh. Hindi po. Ma'am. Ganito po. Sandali po ha. Opo. 15,000 po. Wala pa po yung anak na lalaki nung Magno. Okay. Kasi kami lang po lupon. Opo. Complainant, saka yung anak na po doktora. Nakasundo na po kami sa 15,000. Okay. Pati si Nanay Emily, yun na po nga po eh. Dahil sa pagkakasundo na nga po na yun, ginagawa na po yung term, pagbabay, kung paano,
10,000 unang bayad o 5,000 sa second, kahit na po sana. Ngayon po, dumating nga po yung dalawang kapatid ni Doktora, yung anak po ni Doktora Ruth. Nagkagulo po, nag-conversation po na sa salitaan hanggang hindi na po natapos ulit yun. Ah, okay. 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 Sir, yung pong aligasyon na nanugod ito pong pamilya Magno dahil maingay daw po inireklamo ng mga tenant, ito pong si Danica. Ito ba yung mga sumbong na maingay daw po itong mga tenant? Ay, maingay daw po yung sabi. Hindi naman na po namin ano masyado yun. Naano po namin pananaki. Yung po pananaki kasi na ano namin dito. Good, good, good. Po ba? Okay. Sa lupong po, di po ba? Idol, ganun opo, po tayo. Opo, opo, opo. Alright. So umalis na kayo doon sa kung sinong sumugod, kung sinong pasaway, basta sa inyo doon sa arigluhan. Bakit mas interesado kayo sa arigluhan kaysa malaman kung sino may kasalanan? Apo, ganoon nga po. Ay, pareho naman po pag nagharap na po. Hindi na po maahabat eh. Sir. Sorry sir. Apo. Kasi parang mas interesado kayo sa pera-pera kaysa sa malaman yung punot dulo ng awat nang sa gayon maresolba yung problema para magkaroon ng long-term solution. Apo. Inaalam din po namin yung idol. Kasi dapat sir, nag-imbestiga rin muna kayo dun sa mga renter kasi may allegation po itong mga Magno na meron na raw pong aalis na tenant, kaya raw sila napasugod na dahil pinigilan, wag ka muna umalis, ialis na raw dahil pasaway na daw itong mga tenant. Itong mga kumpleno namin nandito. Kumbaga, dapat tinatanong yun, totoo ba, alis ka na ba talaga? Dahil ba doon sa ingay ng katabi niyong tenant? Para doon magkaalaman ang kung sino may credibility o wala. Huwag yung dinidisregard mo yung mga site ng kabila o ng boat panics para lamang pinakamabilis pag-aregulin na lang pera-pera. Huwag po ganun. Okay po nga po. Napag-asundan po kasi doon, idol, pag pinatawag namin na lang tenant pa. Di ba sir, mas maganda kung magka-regulohan sila ng walang pera involved? Opo. Hindi po, kasi meron pong damis na inaano sila, yung hindi pagpasok. Sino pong humingi ng danyos? Siyempre po yung magina po. Dahil siyempre po yung pagpasok, hindi na po nakapasok, natanggal sa trabaho. Natanggal po sa trabaho eh. Natanggal sa trabaho, sinabi? Opo, si Danica, natanggal po ata sa trabaho yan. Natanggal ka ba? Opo sir, dahil po sa ginawa po nila sa... Kasi nila nakapasok. Yung nga po. At saka po sir, iko-correct ko lang po ha, kaya po kami madalas minsan nagtatalo nung asawa ko kasi po hindi po nila binibigay yung pera sa kanila sa nung ano asawa ko po. Okay. Ma'am, kung nabigay pala yung 15,000, okay na sana hindi na kayo punta rito. Hindi na rin po sir. So yung 15,000 sana magkaayos na. Dahil yun ay danyos, tama nga naman kung talagang nawalan ka ng trabaho dahil nasaktan ka, nagpa-doktor ka, I don't see anything wrong na hingi ka ng danyos, kaya lang hindi nagkasundo. Hindi po sir, sila naman po nag-offer noon na magbibigay sila sa amin ng danyos, hindi po kami. Kami na nga po yung nagpakumbaba para lang po matapos eh. Okay. Tapos po yung dalawa po niyang anak na lalaki, nagpunta sumugod po doon sa may barangay. Pumasok po doon, yun na nga po nagkakaayos. Tama, yun ang sinasabi ni Jimmy, okay na sana kung hindi doon sa dalawang anak na lalaki. Opo. Pero sir, inabangan po kasi kami sir, tapos pabalik-balik pa po sir sa barangay. Sir Jimmy? Opo, idol, merong sumbong po yung dalawang anak dito. Kanino anak po? Anak ni? Ni Dr. Magno, yung dalawang lalaki po. Meron pong kumbling dito sila, Ma'am Danica. Hihiringin po yung pagbabanta. Hindi na po naman pag-usapan dahil nireset po nila. Sir, sandali lang po. Ang nagbabanta, ang lagay niyan, itong si Danica lang. E samantalang itong Magno, ang dami-dami nila. Opo, si Magno po ang nagbabanta. Yung dalawang lalaki po. Ang nagbabanta. May sumbong po sila, Ma'am Danica, at saka si Ma'am Emily, na yung pagbabanta. Hindi pa po namin natatakot. Ah, nagbabanta yung dalawang magkapatid opo, na Magno. Pero hihiringin okay. Pa lang po namin yun. Nandito po yung sumbong sa barangay. Request ko lang po, next time po, sir, hindi sa tinuturuan kayo sa inyong trabaho. Opo. Pag meron po mga kaguluhan ganon, magkakapit bahay, alamin niyo po muna yung punot dulo, sir. Opo. Para malaman niyo kung ano yung narapat na solusyon. Huwag ho yung agad-agad, sige, arigluan kayo at pera. Huwag. Huwag niyo sanayin sa ganun. Pera-pera sa arigluan. Okay, sir? Yun lang pong request okay po, ko. Okay po. Ma'am Danica, kayo ba'y willing pa makipag-ayos, ituloy pag-ayos, or gusto niyo magkorte? Ano ho bang gusto niyo? Sir, gusto po namin ituloy, sir. Kasi po hindi lang po kami yung ginanon nila, sir. Okay. Meron din po kasing tumakbo sa amin na kamag-anak din po nila na minor de edad. Opo, dati po yun nasa ano po tumuloy po sa kanila tas sa amin po tumakbo kasi pinagtulungan din po nila. Ah, may history na sila. O may marami na po silang history po, sir. Okay. Doktora sir, Ruth. Yes po. Nandito po ako. Ngayon po, ha, yung credibility ko po para lang kay Danica po.
lahat ng sinasabi niya po ay fabricated. Yung mama niya po, wala yan sa ano, ulitin ko. Yung pamangkin kong sinaktan ko na sinasabi niya, ginawa niya akong tagabayad ng utang niya. Ako ang ginawa niya na nangungutang siya. Ako ang sinasanggalang. Natural po, nandito siya sa akin kasi minor di edad siya. Iniwan siya ng anak ng nanay niya. Pinablatter ko po. Nung pinablatter ko po yan, natakot na siya sa akin. Ang usapan namin, wag na siyang umalis. Sandali po. Mag-ayos siya. Ang ginawa niya, lumayas po siya sa akin. Sige po. Dahil meron naman tayong mga ebidensya po natin tuloy itong kaso. Opo, sir. At meron kami medical certificate. Opo. Tapos po, sir, yung anak po na isa, binantaan po kami sa messenger. Andyan din po, pinaprint ko din po. Sabi po sa amin, humanda daw po kami. Tapos, wag ano, ipaalam daw po sa akin ng asawa ko na lagot, isang warning na lang daw po, lagot daw po ako. Papalamunin daw po kami ng pera. Wala daw po silang paki kahit sino daw po. Yung sinasabi po nilang nagsumbong po sa kanila na ano po, maingay daw kami. Sir, yun pa nga po yung tumulong sa amin para po bigyan po kami ng pamasahi. Tapos po sir, ano po, si Pinky po, lagi niya pong sinasabi na maingay kami. Ayaw niya lang po ibigay yung sahod ng asawa ko. Yung pera po sa kanila. Miss Princess. Opo. Yes po. Eh yung sabi mo na co-tenant niya na alis na dahil sa maingay sila, yung pangarap po nagbigay ng pamasahe para makapagsumbong dito o ano yun? Eh baka po kasi siguro gusto na din sila talaga umalis. Hindi nga ma'am, kaya nga para makapagsumbong sila, hindi umalis, para makapagsumbong sila na madiin kayo. Opo. Yun po yung purpose na pagbibigay, ma'am, sandali. Ang pagbibigay sa kanilang pamasahe makapunta rito para madiin kayo dahil kayo po ang may kasalanan para sa kanila. Opo, opo. Sir, meron naman po kami text na nag-text yung tenant about doon sa reklamo nila. May date naman po yun, ipapaprint ko na lang din po. Okay, sige po. Tapos ma'am, meron daw kayo mga banta, grave threat po yun. Opo, yung nasa ibang wala bansa po nila. Ay, nasa ibang bansa pala, sorry, hindi po meron kayo. Meron din po, yung pong doktora po na yan, nag-chat pa po siya kay Ped na, ano, nag-send siya ng picture namin, tas iniinsulto niya kami, sabi niya, yan ba yung mga pamilya ng kinakasama mo? Tas may mga tawa pa po. Lahat po yun, pinaprint ko po, screenshot po lahat po yun. Okay. Sinong unang-una nanakit sa'yo? Si, ang unang-una pong nanakit, paglabas ko po, sinampal at dinuro po ko ni Ruth. Tapos po, si Genesis po, sumunod po. Tapos, inunahan na po ko. Tapos si Pinks po, hinahawakan po ako. Sinanay palang una, itong... Opo, siya po ang nanguna po talaga. Sabi din po nila, wala daw po akong karapatan kasi asawa lang daw po ako. Ba't ko daw po kinukuha yung pera? Eh sir, kakapanganak ko lang po sir. Eh kung ano pong nangyari sa akin nung pinagtulungan nila ako. Diba, hindi nyo na maibabalik yun. 1 year pa lang yung anak ko, ginanon nyo na ako. O sige, sabi nyo, gagamitin nyo power nyo. O, eto, gamitin nyo yung power nyo. Nung nag-aaway na po kami, sinabi ko po sa kanya na magpapabarangay ako, magpapapulis ako. Ang sinabi niya po sa akin, sige, magpapulis ka, magpabarangay ka. Tignan natin kung sinong mapapahiya. Hindi mo ako kilala. Makakamag-anak ko yung mga pulis. Ang galing nyo talaga mambaliktad. Yung asawa ko nga umiiyak sa akin. Alam nyo, pag alis ko, anong sabi nyo sa asawa ko? Etong kutsilyo na to, hawak ba to ni Danica? Tapos binibidyuan pa ng mama mo? Doktor ba talaga kayo? Bakit nyo ginaganon yung asawa ko? Kung hindi ako ang naging asawa ng... Kung hindi ako naging partner ni Ped, hanggang ngayon, kawawa yung asawa ko sa inyo. Lagi nang yumuyo ko sa inyo. Kasi yung asawa ko, iniisip niya kung lalabanan niya kayo. Lalaki siya eh. Wala siyang laban sa inyo. Ang pinag-uusapan, yung pananakit. Ang dami nyo pang sinasabi eh. Anak. At hindi din kami magtatalo-talo ng asawa ko kung binibigay niya yung pera niya na dating pinagtabawuan dun sa Pinks na yan. Alam niyo ba, yung mga kapitbahay niyo pa nagsabi sa akin na sampahan namin kayo ng physical injury. Tanong niyo nga sa sarili niyo bakit nila kami tinuturuan. Kasi kitang-kita nila, kahit anong sabihin niyo, wala kayong karapatan manakit. At saka po, kasama po sa buhay yung nag-aaway yung mag-asawa. Eh bakit po kami nag-aaway? Itanong niyo po yun sa sarili niyo, ba't kami nag-aaway? Kung sana maayos kayo magbigay ng sahod sa asawa ko noon, hindi tayo magkakaganto-ganto. Iba na ngayon, hindi na siya binata. May pamilya na yung tao. Dapat intindihin nyo yun. Sa kanya po na dulo lang nito, yung sahod ng asawa mo. Opo, at saka po yun, yung pananakit po nila sa akin, bakit po sila sumugod dun sa apartment? Wala naman po kong idea bakit nila gagawin yun. That's the time po na kailangan na po natin mag-file ng case. Pero, syempre po, since lumapit kayo po sa amin, gusto rin po namin makuha din yung side niya. So, kailangan po nating magharap-harap. Subukan din po namin makuha yung side nila. Nang kaharap din po kayo. Sige po.